Hello mga ka-EBM, ngayon ay pag-aaralan natin kung paano ang journal entry. So first, let us know what is a journal. It is a chronological record of the entity's transactions and also called the book of original entry. Ito pong nakikita nyo ngayon ay example ng journal. Okay, ang format nito ay ang nauuna ang date, second yung account titles and explanation. Next, yung posting reference, so yung PR na tinatawag, ang debit at ang credit. Tip ko lang mga ka-EBM, sauluin muna natin yung normal balances na tinatawag bago tayo mag-proceed sa paggawa ng journal entries. Kasi tayo rin ang mahihirapan. Hindi natin malalaman or mahihirapan tayo, pwede tayong magkamali kung hindi natin sa ulo ang normal balances ng mga accounts. Since alam na natin ang format ng journal, ngayon ay try naman nating sumagot ng mga problems. Take note mga ka-EBM, para gumaling tayo, no, magsanay lang tayo ng magsanay, no, magbasa tayo or try nating sagutan yung iba-ibang mga problems kasi halos pare-pareho lang naman yung mga problems, nagkakaiba lang sa amount at saka sa name ng business. Na kung tutusin, kung masipag kayong magbasa-basa or mag-take ng mga problems, mag-answer ng mga problems, mas madali nyong masasaulo kung ano yung mga tamang journal entries or account titles na tinatawag. Kasi minsan may mga times na pwedeng balanse tayo sa total ng debit at credit natin, ngunit mali naman yung mga account titles na ginagawa natin. So, maaari din tayong magkamali. Practice makes perfect talaga. On June 2, Annalyn decided to open her new beauty salon and invested 100,000 to start her new business. Dito sa problem na to, lagi natin titignan yung mga keyword na tinatawag. So, ang keyword natin dito is yung invest. And invested 100,000 pesos. Ibig sabihin, kapag narinig natin yung word na invest, capital kaagad ang unang papasok sa isip natin. At alamin din natin kung ano yung in-invest niya. Dito sa part na to, cash ang in-invest niya. So, check natin ang magiging journal entry nito. Since June 2 ang transaction date niya, ang ilalagay natin sa portion ng date ay June 2, 2021. So, ang account title naman ay magde-debit tayo ng cash, 100,000, and magka-credit tayo ng Annalyn's capital, 100,000. Since Annalyn lang yung nakalagay doon, kaya Annalyn lang ang ilalagay nating pangalan sa part ng capital niya. Usually kasi, pag nakita natin yung apelyido, apelyido lang ang nilalagay. Okay, so kung mapapansin natin, ang format ay kapag debit, no, dun lang siya sa left side. Kapag credit, which is yung capital, naka-indent siya, nasa right, medyo right side siya. So, kung papansin nyo, may space, nilagyan ko yan ng space kasi indented siya. Yun kasi ang tamang format. Kasi kahit hindi tayo tumingin sa debit and credit portion, no, titingnan lang natin ditong portion ng account titles and explanation. So, malalaman na natin na ang debit mo ay cash at ang credit mo ay Annalyn's capital. Okay? So, last, meron tayong tinatawag na explanation or particulars. So, hindi naman kailangan na pare-pareho tayo, no? Mas maikli, mas maganda. Basta nandudun yun to. Made additional investment on equipment, 250,000. Since may investment na naman tayo na nakita, so ang laging ka-counterpart niyan ay ang Annalyn's capital. Okay, ano yung in-invest niya? Dito sa part na to, hindi cash ang in-invest niya, kundi equipment. And equipment is under asset. That's why nag-debit tayo ng equipment, 250,000, and nag-credit tayo ng Annalyn's capital na 250,000. Ang simple lang, di ba? As long as kasi na alam mo yung normal balances ng mga accounts, hindi ka malilito. So ako, since ang equipment ay under ng asset, and sa asset, ang normal balances ng mga assets ay debit kapag nadadagdagan. And sa capital naman, kapag nadadagdagan, ang normal balances nila ay credit.
And idinidiscuss din sa atin ang tinatawag na double entry system. So dito, kung mapapansin nyo, nag-debit ako ng 250,000 and nag-credit ako ng 250,000. So lagi nyong i-check problem per problem. So sa junto pa lang, i-check na natin kung balance tayo. Dapat kung ano yung amount, total amount ng dinebit mo, yun din dapat ang total amount ng i-credit mo. So, wala tayong magiging problema doon. Lagi tayong balanse pag ganun. So, huwag nyo nang ipilit, diba? Kung hindi pareho yung total ng dinebit mo sa kinredit mo per number. Kasi mahirap kung hindi ka magbabalanse per number. Saka ka lang magbabalanse kapag natapos mo na yung mga problems. And iisa-isahin mo kung saan ka nagkamali. So, very wrong yun. Dapat per number pa lang balansehin nyo na. Katulad ng ginagawa ko ito. And itong mga example ko ay basic problems pa lamang. O yung kung mapapansin nyo, puro single entry lang. Ibig sabihin, isang account title sa debit, isang account title sa credit lang. So, may later on, magproduce pa ako ng mga videos na kung saan mga complicated na yung problems. Kasi, mas na-encounter nyo lahat ng problems, mas alam nyong sagutan. Purchase supplies, 5,000 pesos. Dito sa part na to, kapag narinig natin yung word na purchased, ibig sabihin nun, bumili siya ng supplies. So, since bumili siya ng supplies, ano ang nadagdagan sa atin? Syempre yung supplies. Kaya, nagde-debit tayo ng supplies, 5,000. And, since bumili siya, nabawasan yung koperahan niya. So, nag-credit tayo ng cash na 5,000 pesos. In particular, to record purchase of supplies. As simple as that. On June 7, paid rent for the month amounted to 10,000. On June 7, ni-record natin siya as rent expense, which is dinebit natin yung 10,000. Kasi usually, kapag may expense tayo, debited lagi yon. And then, depende kung inutang niya or binayaran niya through cash. Since binayaran niya sa cash, wala naman binanggit na on account, kaya nag-credit tayo ng cash, which is 10,000. To record payment of rental for the month. So, may ipoproduce din ako na videos na kung saan may mga examples doon para malaman nyo kung ano yung tamang tawag doon sa expense na yon. Kasi napakaraming uri ng mga expenses. Paid salaries to employees, 5,000 pesos. Ang tip ko rin sa mga nagsiself-study, kung may hindi kayong maintindihan ng mga terms or business terms, i-search nyo na lang sa dictionary or sa Google para alam nyo kung ano yung mga yun. Since kung hindi kayo familiar sa word na salaries, ang salaries ay pasahod sa mga empleyado. So, may iba't iba ring term doon, which is pwede rin siyang wage. Okay, so ang entry natin dito ay uri siya ng expense, which is yung salaries expense. And since nagbayad siya, nabawasan yung cash niya. Kaya nag-debit tayo ng salaries expense, 20,000. Nag-credit tayo ng cash na 20,000 to record payment of salaries. On June 12, purchase of additional equipment worth 5,000 pesos. So, kung mapapansin nyo dito sa mga basic problems na binigay ko sa inyo, madali lang ma-encounter yung mga tamang account titles kasi nasa problems na rin yung mga keywords eh. Such as this, bumili siya ng equipment. Kaya, equipment ang unang papasok sa isipan mo na binili niya. And since bumili siya, syempre cash palagi ang pambili niya. Pera na lang kung may in-state siyang kakaiba doon. So, later on, may encounter natin yung mga ganon. Usually kasi pag sa accounting, madalas nililito ka lang yan. Pero, huwag kang magpapalito. For as long as na alam mo or na-encounter mo naman lahat ng mga problems na yon. Sabi ko nga, di ba, dapat ma-encounter natin lahat ng problems para alam natin sagutan. And in-encourage ko rin na talagang kabisaduhin nyo, sauluhin nyo para ma-master nyo, para hindi kayo malito ni accounting. June 20, withdrew 10,000 pesos for personal use. Okay, knowing the normal balance of the drawing account o yung withdrawal na tinatawag, ang ibig sabihin kasi nun, nagwi-withdraw tayo, ibig sabihin kumukuha tayo ng pera kaya nababawasan yung pera natin. Pero ang ka-counterpart kasi ng pera ay yung Annalyn's drawing or yung withdrawing account ng owner. Ibig sabihin nun, kapag nagbawas ka, nag-withdrawal ka, debit ang normal balance niya. So, wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano kasi
Basta sinaulo nyo ang normal balance ng withdrawal, kapag naka-encounter kayo ng withdrawal, debit agad yun. Pero kabawasan ang effect niya sa capital mo at sa cash mo. Okay? So, ibig sabihin lang nito, may kanya-kanyang nature bawat account. So, ang withdrawal, ang nature niya laging pabawas. Pero, normal balance niya ay debit. So, kailan lang siya magiging credit? Kapag, let's say sabihin natin, nag-withdraw siya, tapos ibinalik niya yung 5K. So, hindi niya nagamit yung buong 10,000. So, i-credit natin yung 5,000 na ibinalik niya since hindi niya naman ginamit ito ng buo. But all in all, no, kapag sinabing withdraw an amount of 10,000, sa drawing account nyo agad ipapasok yon as debit. And then, syempre, cash lagi. I-credit mo yung cash kasi nabawasan yung cash mo. Okay? So, sauluhin nyo lang yon. Wala tayong magiging problema. June 21, Canvas Salon Supplies near the shop. So, kung mapapansin nyo, dapat may date yan. So, on June 21, 2021, there is no transaction. May mga times kasi or maraming times na nililito tayo ni accounting. Maglalagay siya dyan ng date and then wala naman palang kinalaman or wala naman palang effects sa magiging total ng amount natin. So, beware sa ganyan. Okay? So, dito sa portion na to, nag-canvas lang naman siya pero hindi siya bumili, hindi rin siya nangutang, hindi rin siya nag-order. On June 25, rendered makeup services for the graduation pictorial of the 50 students and billed 500 each. So, dito sa portion na to, ang bagong word sa atin ay yung rendered. Ibig sabihin, sinervisan nila yung 50 students para sa graduation pictorial. So, sila ang nag-makeup doon sa 50 students. And yung word na billed, 500 pesos each. Ibig sabihin, chinarge nila yung mga estudyante. Ang bayad sa kanila ay 500 pesos per student. So, dito, ita times natin yung 500 sa 50, kaya magiging 25,000. All in all, meron silang sisingilin na 25,000 doon sa 50 students. And hindi rin sinabi dito na nagbayad sila, billed pa lang. Ang ibig sabihin ng billed, chinarge pa lang sila, wala pang payment na nangyayari. So since na-render na natin yung services, natapos na natin yung service, and then hindi pa nagbayad sa atin yung customer natin, ngayon magkakaroon tayo ng receivable sa kanila. Ang mga nakakautang sa atin, sa accounts receivable natin yon ipinapasok. Sabihin, may receivables pa tayo sa kanila. Kaya, magde-debit tayo ngayon ng 25,000 under AR. And, mali yung pangalawang account title ko. Hindi siya unearned revenues, kundi service revenues siya. Okay? So, yung iba ang unearned revenues sa service revenues. Ang service revenues kasi, natapos na kasi natin na sinervice. Sa unearned revenues, nagbayad na sa atin yung customer pero hindi pa natin nagagawa yung service na yon. So, nag-advance payment lang siya. Okay? So, paki-edit na lang po sa inyong mga notes. On June 26, paid the insurance of the salon store for 1 year. So, by the word, paid the insurance for 1 year. Ibig sabihin, from June 26, up to next year, bayad sila ng insurance. So, ang term doon ay prepaid insurance. Kapag sinabing prepaid insurance, hindi pa natin nagamit yung service, binayaran na natin in advance. Kaya, nag-debit tayo ng prepaid insurance. Ang prepaid insurance ay under ng assets. Kaya debit. And then since bumili tayo, nabawasan ang ating cash. Kaya nag-credit tayo ng cash. To record payment of prepaid insurance for 1 year. Okay, so mapapansin nyo, ang total ng debit natin ay 431,000 and ang credit natin ay 431,000. So, balance tayo sa total ng debit and credit natin. And sa part ng posting reference pala, right after this video, ipapakita ko yung mga posting references per account title. So, kayo na lang ang bahalang maglagay.
So may format din tayo na ginagamit na kung saan kapag balanse ang debit and credit natin, dinadouble line natin to. Okay, tulad niyan, yung sa baba ng 431,000, may double line na nakalagay. Ibig sabihin, balance tayo. So ito po yung guide nyo para makita nyo kung ano yung posting reference ng bawat account, such as the cash, 110 ang posting reference niya, accounts receivable, 120. Ito naman po yung shortcut na guide nyo para malaman nyo yung normal balances ng mga accounts.